Welcome sa Invested. So today, i-discuss natin ngayon our very own Jollibee Food Corporation and kung ano yung latest happening sa kanyang fundamentals ngayon. Okay guys, so kung ready ka na, stay ka lang and I'll show you how. Welcome to Pesu Warrior, the place of future investor. Come to get inspired. Bago tayo magsimula, inaanyayahan ko muna kayo na i-subscribe itong ating channel para maging updated ka sa mga bagong videos na lalabas. And also, huwag mo na rin kakalimutan na i-like itong ating video para marami pang potential investor ang maabot itong ating channel. And samahan nyo ako na pataasin natin guys yung less than 1% na nag-i-invest dito sa ating bansa. Okay? Price ay nasa 1.97 pesos per share. And also, kung titignan natin dito yung kanyang 52-week high ay nasa 223.80 pesos per share. 52-week low na nasa 124.87 pesos per share. So currently, yung kanyang market cap ngayon ay nasa 217 billion pesos. Kung titignan muna natin dito guys, yung revenue history ni Jollibee Food Corporation guys. So in 2011, yung kanilang revenue ay nasa 62.5 billion pesos. So nakikita natin dito guys, over the years, nag-grow yung kanilang revenue. Yung pinaka-peak na kanilang revenue ay noong 2019 na nasa 179.53 billion pesos yung inabot. Kukumpare natin guys, yung kanilang 2020 revenue nagkaroon ng pandemic, talagang nakikita natin na bumagsak yung revenue ng company sa 129.2 billion pesos na lang. And in trailing 12 months guys, nakikita natin na mas bumaba pa yung kanilang revenue ng 124.4 billion pesos na lang din. So dito nakikita natin na talagang naaapektuhan ng company. But over the history ng Jollibee Food Corporation, nakikita natin na talagang nag-i-improve yung kanilang revenue. Now, kung bababa tayo guys, sa kanilang net income in 2011, nasa 3.2 billion pesos yung kanilang net income. So dito guys, nakikita din natin na over the years, nag-grow yung kanilang net income. So yung pinaka-peak ng kanilang net income ay noong 2018 na umabot ng 8.3 billion pesos. So na kung titignan natin guys, kung i-compare natin yung 2020 and 2019 net income nila, nakikita natin na talagang nag-loss sila, no? Nag-loss yung company in 2020 ng 11.5 billion pesos. Kung titignan natin dito guys, in trailing 12 months, ang company ay loss pa rin ng 9.68 billion pesos. So dito guys, in terms of history ng net income ng company, yes, nag-grow yung company. However, how natin ngayon na talagang naandyan pa ang COVID, no, yung risk ng COVID talagang maapektuhan pa rin itong company. Kaya ito nakikita natin dito na hindi pa talaga nakakabangon masyado itong company. First,
titingnan muna natin dito yung kanilang trailing 12 months. So ngayon nakikita natin na lost pa rin ang company ng 9.68 billion pesos. So kung titingnan natin dito guys yung forecast ng mga analyst sa 2021, no, yung projection ng mga analyst ay nasa 3.8 billion pesos yung kanilang net income, and revenue ay nasa 161.8 billion pesos. So dito nakikita natin na nasa positive outlook yung projection ng mga analyst in 2021. And also kung titignan natin dito yung projection ng mga analyst sa 2023 outlook, no, so yung projection nila sa revenue ay nasa 207.24 billion pesos, earnings na nasa 8.11 billion pesos. So dito guys nakikita natin in terms of future forecast and future outlook sa company, nasa positive side tayo. And now, titignan natin dito guys, yung forecasted annual earnings growth, nakikita natin dito na nasa 45.8% yung projection ng mga analyst sa JFC. So, titignan natin dito guys, yung free cash flow ng company over the past 10 years guys, nakikita natin na nag-grow yung kanilang free cash flow. So that's a positive sign. However guys, in 2020, yung kanilang free cash flow ay nasa negative 6.4 billion pesos. So dito talagang naapektuhan ng company, no? And also in trailing 12 months ay nasa negative 1.5 billion pesos yung kanilang free cash flow, no? Mas malaki yung kanilang capital expenditure kaysa sa kanilang cash from operating activities. And also kung ibababa natin dito, makikita natin na yung working capital ng company over the years nag-grow din. However, in 2019, nasa negative yung kanilang working capital. So dito sinasabi sa atin in 2019 na mas malaki yung kanilang current liabilities kaysa sa kanilang current assets. And also guys, kung titignan natin dito yung current ratio ng JFC, no, sa history niya, nakikita natin na over the past 10 years, dalawang beses lang sila nag below 1 yung kanilang current ratio. Noong 2012 and 2019 lang, no? And also guys, kung titignan natin dito yung kanilang current ratio na ay nasa 1.39. So dito guys, in terms of current ratio, walang problem ang company in the next coming years in terms of kanilang short-term obligations, no? In terms of debt to equity JFC, nakikita natin guys, lumaki yung kanilang debt to equity in 2019, no? Nasa 1.13, and nakikita natin ito in 2020 nasa 1.10, and in trailing 12 months na nasa 1.07. So dito guys, ang sasana natin makita ay 0.4 pababa lang yung kanilang debt to equity. So dito guys, nakikita natin na umakyat yung utang ng company, no? So na ngayon, ang tanong, kaya ba nilang masustain yung kanilang utang? So dito guys, nakikita natin na nasa negative yung kanilang interest coverage in 2020 and trailing 12 months. So dito guys, medyo nasa red flag tayo sa company, no? And also, kasabay na ng pagbagsak ng kanilang earnings na nasa negative, pati na rin yung kanilang interest coverage. Okay, so ito yung mga nakita natin sa financial condition ngayon ng JFC. Profit margin ng JFC history, nakikita natin na talagang nasa around 5 lang yung kanilang net profit margin. Let's take a look sa net profit margin ng company in 2020, negative, and trailing 12 months nasa negative pa rin. Sa kadahilanan na rin na ang company ay nasa loss pa rin, no, in terms of kanilang income. Kaya nakikita natin dito na nasa red flag tayo sa company in terms of net profit margin. And also, kung titignan natin dito yung kanilang return on equity, nakikita natin nasa okay naman yung kanilang return on equity sa kanilang history and also sa kanilang interest coverage. Talagang nakikita natin na naapektuhan ng company ng pandemic na nangyayari, no? But I'm sure kaya naman nila mag-recover sa sitwasyon nila ngayon, no? Because JFC is very special, okay? As of first quarter of 2020, yung kanilang profit margin ay nasa 2.3%. And kung titignan natin dito guys, yung kanilang profit margin in first quarter of 2021 ay nasa negative 7.8%. So dito guys, in terms of growing profit margin, nasa red flag tayo sa company. Okay? Okay guys, so dito makikita natin yung recent insider transaction sa JFC, no? So okay? Okay, so in summary ng insider transaction, nakikita natin dito,
In the past 3 months, nakikita natin dito sa transaction na 295 million yung pumasok and 225.8 million yung lumabas sa company. This is the rest of transaction sa JFC, no? Ayan, nakikita natin. Dito nakikita natin yung ownership breakdown, no? So 53.9% nanggagaling sa private companies, 33.7% nanggagaling sa general public, 9.5% nanggagaling sa institutions. So good thing na mababa lang yung institution ownership kay JFC. And 2.5% galing sa individual insiders and 0.4% galing sa employee share. So dito guys, nakikita natin, no, na walang nangyaring dilution for the past year sa company. Okay, so for that, nasa check tayo sa JFC. In terms of competitors analysis natin sa company, so humanap tayo ng same industries na company kay JFC and also pinakamalapit na competitors ni JFC. Okay? So in terms of revenue, may pinakamataas na revenue ay ang URC, susundan ng JFC, no? Samantalang pagdating sa net income, nakikita natin na nasa negative yung kanilang net income in trailing 12 months ni JFC, Maxes, and Fruit, no? Frutas, okay? So yung kumikita lang ngayon in trailing 12 months ay ang CNPF, URC, and Del Monte. Also in terms of market cap, nasa pangalawa ang company, no? May pinakamalaking market cap ay ang URC and JFC. Now in terms of VETA, nakikita natin dito guys na si JFC ay mas volatile compared to the competitors ng company, no? And also compared to the market. Okay, so now in terms of price to earnings ratio or PE ratio, nakikita natin dahil sa loss ang company in trailing 12 months, nakikita natin na wala si JFC, Maxes, and Frutas, no? In terms of price to book, sinasabi sa atin na overvalue ang company in terms of price to book and also compared to the competitors ng company, okay? So hindi natin to i-say-sayin guys, so dito na lang tayo mag-focus. So in terms of trailing 12 months net profit margin, yung pinakamalakas kumita ngayon ay ang URC, susundan ng Del Monte. Kasi NPF, wala tayong nakuhang information, so hindi pa nag-load sa ating database. Yung may pinakamababa guys na debt to equity ay ang company Frutas, okay? Na nasa 18, susundan ng CNPF, okay? Kung titignan natin dito guys, yung dividend history ni JFC, twice a year sila nagbibigay ng dividend. Usually, nagbibigay sila ng April and November, no? So, abangan natin sa November kung magkano yung ibibigay nila na dividend, no? Kung titignan natin dito guys, yung dividend history ni JFC, in 2010, yung kanilang dividend yield na binibigay sa kanilang mga shareholders ay nasa 1.2% per year. And dividend per share guys, na nasa 1 peso dividend per share. So dito guys, fast forward to now, 2021, yung kanilang dividend yield ay nasa 0.8% per year. And dividend per share na nasa 1.5 pesos dividend per share. So dito guys, over the past 10 years, nag-grow naman yung kanilang dividend na binibigay sa kanilang mga shareholders, no? And also, stable sila na nagbibigay ng dividend for the past 10 years sa kanilang mga shareholders. So although nakita natin, no, na volatile yung kanilang dividend noong 2012 and 2013. Titignan natin dito, yung aking nakuhang current fair value ngayon sa JFC ay nasa 129 pesos per share. So dito clearly ang company ay overvalue ng 34.52%. Yung feel ngayon sa company, no, sa ating risk check, ay unang-unang company ay hindi pa rin kumikita hanggang ngayon, no, in trailing 12 months. And in terms of financial condition, nasa red flag tayo ngayon sa company. Kasabay ng pag-negative ng kanilang income, yung kanilang profit margin ay negative din. And also compared to the profit margin in first quarter of 2020 and 2021, negative at bumaba yung profit margin ng company ngayon, no? Sa kadahilanan na rin, unang-una ang company ay hindi kumikita ngayon. And panghuli, ang company ay overvalue ngayon. Okay, so ito yung nakita nating risk sa company ngayon. And also, ito naman yung nakita natin na positive side sa company. Okay? Maraming salamat sa mga nag-request nitong topic natin ngayon. And this is Pesi Warrior guys, nagpapaalalang, invest wisely and see you on the other side.
Maraming salamat sa panonood. So if you want to expand your investing knowledge, make sure na nakasubscribe ka and pindutin mo na rin ang bell button para ma-notify ka sa mga bagong videos na lalabas dito sa ating channel. And once again, this is Peso Warrior na nagpapaalala, invest wisely and see you on the other side.